Buka bisa Max. Lunch time. Mamaya papasyal namin kayo dun sa Port Santiago. Ngayon daw ang bukas niya. Yun ay mula noong nag-lockdown ang NCR dala ng COVID. Kaya pasyalan natin yun. Samahan nyo ako mga kapatid at tutur namin kayo doon. Ayan. Oh. Thank you. Thank you. Yung order namin chicken with chop suey. Heavy lunch. Kain tayo mga kapatid. Hello mga kaibigan, kapatid. Nandito na kami sa loob ng Port Santiago. Samahan nyo kaming iikot dito. At yun oh. Ito po ang bungad ng Port Santiago. Kapapasok, ito pa lang ang unang araw mula noong sinara to dahil sa lockdown, COVID. Ngayon nandito kami. Ito ang unang araw na pinapayagan ang publiko na makapasok. At pinalad tayo na tayo ang unang makapasok mula noong nag-lockdown. Papasok kayo dyan. Yan ang modelo ng kanyon. Ito po yung mga lumang armas. Nandito yan sa loob ng Port Santiago. May lumang gusali dito. Oo. Ito yung panahon ng gera. Itong structure na to, ito may nakalagay Allies for Freedom. Lumang structure po ito. Yan. Kikita natin mga tama ng bala. Ruins of the American Barracks. Eusebio Quirino, second president of the 34th Regiment, was incarcerated in this building as a prisoner of the Japanese Imperial Army for 16 days during the Second World War. Yan ang history nitong building na to. Ayan o. Senator Eusebio Quirino was imprisoned in this building for 16 days. Ito po. Oo. Mga tama po ito ng bala. Sa panahon ng digmaan.
May mga portrait, mga ano nila dito, mga lumang larawan na nagkukwento sa pangyayari ng kapanahunan ng digmaan. Nasa bungad pa lang po tayo. Proud Bisaya, Digos, Mindanao. Yung structure, nilalagyan na nila ng mga beam para maiiwasan yung pagbagsak ng lumang structure. Mag-hold siya. Kaya may mga beam na nakalagay. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, marami pang tao dun sa labas ng bakod, may pila. Mahaba po ang pila. Kasi maraming nasabik sa pagbubukas nitong Fort Santiago. Maliban sa luneta na ating pinapasyalan, pambansang pasyalan yon, marami din ang pumupunta dito sa Fort Santiago dahil maraming istorya na mapupulot sa kapanahunan ng digmaan ng ating mga ninuno. Mga kapatid, bago nga pala kayo sumugo dito, kailangan nyong i-upload muna sa cellphone ninyo individual ang staysafe.ph, kasi hindi nila tatanggapin yung handwritten record, gusto nila QR code. Kaya i-update nyo yon, i-upload, mag-login bago kayo makakapasok dito. Fill out lahat, walang skip. Ito ang kanilang bakod, panahon ng giyera, na hindi sila napapapasok. Ito na mismo ang pinakaloob ng Fort Santiago. Yung kanina, bungad pa lang yun. Yung naging inarte pa yung papahig. Ito naman ay isang pasukan ng Raja Sulaiman Theater. Siguro may mga tanghalan dito noon na dito ginaganap. Yan. May mga dula dito noon na ginagawa. Dito tayo mga kaibigan. May statue dito si Dr. Jose Rizal. Ito yung huling paglalakad daw niya. Yan. Last walk to Martyrdom Trail. Si Dr. Jose Rizal po yung nasa loob. Postigo de la Nuestra Señora de Soledad.
Ito naman daw po ay ang daanan exit papunta ng dito sa Pasig River. Gwardiya sa din. Lagay na lang natin na ito ang kanilang guardhouse noon, tower house bantay. Wala namang gaano nga malamang guardhouse. At sa lawak ng iikuti natin ang Fort Santiago, mga kaibigan, pahinga muna tayo. At sinadya namin magpahinga dito sa lugar na to dahil isang beses lang naman kami nag-date ni Mrs. dito, at eksakto na itong lugar din kami nagpunta noon. Kaya maganda. First date natin yun. First date namin noon. At ito, at nakabalik kami sa lugar. Nakabubukas lang ngayon dala ng pandemya. Yes. Baluarte de Santa Barbara, the dungeons of Fort Santiago. Dito na tayo mga kaibigan sa The Dungeons, The Dungeons of Fort Santiago. Ito ang dungeon, sarado. Ito ang magiging itsura niya. Nung panahon na yun, nasa picture. Sarado po. Ito ay bahagi na ng sa bandang ilog. Falsa Braga, Media Naranja. Kasama na siyang magpahinga sa Guardia Civil.
pag-aakbayan ka niyan. Meron ng pinagbabawal dito. Halimbawa ito lang na, no? May hagdanan ito, pero may naguhulog ng mga barya. Siguro tubigan na yun doon sa ilalim. Pero may hagdanan. Ibig sabihin, daanan yan. Mga lusutan to ng mga sundalo noon. Ng mga Espanyol. Yun, oh, may hagdanan. Tinubuan na ng mga damo. At kung mapapansin niyo po, mga kaibigan, mataas na mataas pa rin yung bakod. Yan. Ngayon pupunta tayo dun sa taas. Akyata po tayo. Dito na tayo sa, kung hindi man ako magkakamali, ito na yung pinakamataas na parte ng Fort Santiago. At medyo, kung makikita nyo po, maraming butas, parang strategic na ang location niya. Ayan, oh. Malalim. Kanan. May lagusan. Magaling yung gumawa nito. Siguro kanyon. Parang kung darating yung kalaban. Siguro nga, hindi ka sigurado. Gera. Gerang-gera ka ha? Area talaga to ng mga Espanyol. Intramuros Administration, Fort Santiago, Plaza de Armas, Rizal Shrine, Raja Sulaiman Theater. Kababa, pakakabab Espanyol. Oh, 1500. At nandito kami sa nandito kami mga kaibigan sa pader mismo. Yung iisipin mo yung panahon ng giyera at tayo ay nagiging gwardiya. Tayo ang bantay sa bakod. Nandito tayo. Bakod.
Kung tumataan siya, makababalik tayo. Pero ito ay nagiging golf course ng sa labas. Ayun, no? Golf course na siya. Yan. Binabaybay na natin itong taas ng bakod. Social distancing. Ah. Biruin nyo mga kaibigan, ganito kakapal itong bakod na to. Oh, sobrang kapal na. At meron pa nga ditong natirang kanyon. Pagod na ako. At dito namin tatapusin mga kaibigan, mga kapatid, ang pasyal namin sa Fort Santiago. Sana napasaya namin kayo at mga maliliit na bagay na pwede nating malaman sa itong sa Fort Santiago. At salamat ni Mrs. Marisa. Mrs. Marisa. Abangan nyo po ang TV Patrol. Hindi TV Patrol. Ah. GMA. At kami ay na-interview doon. Ako. Ewan kung tama ba yung mga pinagsasagot namin doon. Okay na. Uy na kami mga kaibigan. Ambush ano? Interview eh. Na-ambush. Hindi na paghandaan. Na-ambush kami ng istasyon eh. Kaso ang gusto nila daw, i-couple. Eh, sakto, kami ang naunang nakapasok sa mag-asawa lang. Kaya, yun, na-interview kami. Ngayon, tapos na ang ating ikot. Bye-bye mga kapatid. At salamat sa panonood. Bye-bye! Mm-hmm.